ikaw, Ryan, may nakapagsabi na ba sa'yo na pwede kang maging isang Rico Yan or Wawi de Guzman type na... Matinee idol? Matinee idol. I'd like to believe, yes. Hindi, maraming offers when I was starting sa modeling. There was an offer to do a teen show. Yun, kalaban ng gimmick. I was offered a role in not TGIS, but yung sumunod, yung Growing Up. So I had a choice at that point. I was mga 16 or 17. Alam ko noon, kasabayan ko sa modeling kasi noon, si Ding Dong Dantes, nag-uumpisa. Alam ko pareho kami pinatawag ni Ding Dong sa Viva. And we were supposed to do roles in Growing Up. There were meetings, initial meetings ba? Of course, ako, I was reluctant. And then Ding Dong at the time was reluctant also, but somehow, na-convince si Ding Dong. Yeah. And then, he went on to play the role of Inyaki. Ang mangyayari dapat nun, ang alam ko, just as far as I remember, Inyaki was supposed to be me and I was supposed to be a bad boy. But did you feel bad ba na hindi napunta sa'yo yun? No. Ang nangyayari kasi, it was really a choice. I had to consult my uncles in the States, my family here. Then there was an offer then to do a movie with Judy at that time. A few years after, no? Love Text, was this? Yes, yes. And I opted not to do it. How come? Well, several things. I was a student still. I didn't want to be an actor. Nag-host pa lang ako niyan. Host slash student ako noon eh. Nasa GMA na ako noon doing the morning show. And also, I was in a relationship that time. And feeling ko, getting into showbiz would just parang upset the balance ba? Na parang may intriga ako. Tapos, love story pa. And you were how old? I was 20 years old itong time na to. The offer to do the teen show was when I was 16. Yeah. So, there were always offers na, always reluctant. Because of that, did you feel bad ba? Narinig mo ba na kinukuha siya for Love Text? Well, yeah. Pero, before naman, namin akong pakialam talaga kung sino magiging ka-partner ko eh. But, I was... Sumisaya na si Ransom. Ryan? What did you say? Ano nga? Juday? Ano si Sabi? You took it against me. Oh. Anong wala kang pakay? You took it against me. Pero hindi pa ako tapos. Okay. Wala akong pakialam nun kung sino magiging ka-partner. Pero syempre, kapag ka nalaman mo ang isang tao ay tinagyan kang makasama sa isang pelikula, parang, bakit? Okay, fine. Kung ayaw mo, di wag. She took it against me, I swear. The first time I saw her after that offer from Love Text, first time I saw her was in a salon. Ako naman, tanga-tanga, hindi ko alam na hindi pa nga pala kami na-introduce. Uh-oh. I was getting a haircut and she was getting herself made up for a show. I just assumed magkakilala kami. Ay, sorry, ito sino pictorial pala. Tapos na ako, mag pictorial. Siya na yung susunod and she was getting made up in a corner. So, ano yan? Ang, eh, ako, eng-eng, presko, diba? Parang, hi. I assumed she knew me. Parang, oh, nga, hindi ka kilala lang. Siya naman parang... Ganon na. Hindi lumingon. Sa salamin lang. Ganon. Tapos bumalik ba sa'yo yun na lang yata ito mag-isa sa akin nung in-offer? Actually, sinabi, tinanong ako ni Wanan. Sabi niya, sis, kilala mo ba siya? Sabi ko, hindi ko maalala kung na-introduce kami ha, pero parang hindi. Pero mabait siya. Kinagahay siya. Sabi ko, Si Juday, matagal ko na siyang kaibigan. Siguro, Esperanza days pa. And then, after nun, yun na, inseparable na, mabubarkada. Si Juday as a friend is very transparent. Kasi ako gusto ko yung ganong kaibigan eh. Si Ryan, I met him, of course, through Juday na. And before, I always see him as the person who's very social-socialan kasi nga, di ba, lolo mo mahilig mag-Ingles at lasalista ba? So, alam mo yun? So, parang iniisip ko kagad na ko,
parang hindi yata ito bagay sa circle of friends namin kasi kami, hindi kami ganun eh. But actually, when we met him na and then we spent time with him, hindi naman pala. Si Ryan, masayang kaibigan, makwento siya, mabait. He's very, very down to earth. In fact, he's one of the talents of Studio 23, who I also consider to be a personal friend. In all the years that I've been watching cinema and watching television, I think they are very, very good to each other. They complement each other. I think they bring out the best in each other. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.